ay pinamagatang, in my distress, the Lord heard me. Amen? In my distress, the Lord heard me. Sa Tagalog, sa aking kahirapan, ang Panginoon ay sumagot sa akin. Amen? Hallelujah. In my distress, the Lord heard me. Ito po ang ating text ngayon, mga minamahal. Mga awit, 120, talata po ay 1. Praise the Lord. Psalms chapter 120, verse 1. Praise the Lord. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi po ni King David, in my distress, I cried unto the Lord, and He heard me. Sa Tagalog, sa aking kahirapan, ay dumain ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Praise the Lord. Pagpalain po ang banal na salita ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po minamahal ay makinig po ng mahina. Praise the Lord. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Ang tinatawag na kahirapan o ang tinatawag na problema at mga pagsubok sa buhay ay kaparte na po sa ating buhay, mga minamahal. Amen. At hindi po kami naman sinabi ng mahal ng Panginoon na pag tayo po ay Kristiyano na, ay everything is all okay, mga minamahal. Hindi po yan, mga minamahal. Sapagkat, pag tayo po, mga minamahal, ay nasa pagpapala ng mahal ng Panginoon, which in fact po, mga minamahal, na totoo po. Amen? Pero hindi na nga maulugan, mga minamahal, ang buhay natin ay ganyan lamang po. Amen? Sapagkat tayo din ang mahal ng Panginoon, hallelujah, na tayo rin po ay makaranas ng tinatawag na paghihirap. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, hallelujah, sabi ng ating mahal ng Panginoon, na pag tayo sumunod sa Kanya, amen, hallelujah, the tribulation will come also. Kung ano ang paghihirap ng mahal ng Panginoon, ganun din po ang ating po mararanasan. Amen? Praise the Lord, hallelujah. Pero ang magandang bagay, mga minamahal, hallelujah, meron tayong Diyos na tinatawagan. Amen? Kaya katulad ng sinabi po ni David, amen, na naranasan niya ang tunay na kahirapan. Naranasan niya ang tunay, mga minamahal ko, na pagsubok sa buhay o sa tinatawag, mga minamahal, ng pinakamababang antas ng kanyang buhay, mga minamahal ko. Na kung atin po, hallelujah, babalikan ang kanyang istorya, amen, praise the Lord, na si David po, o si King, si Haring David, ay isang dakilang mandidigma, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipagdigma, mga minamahal, hallelujah, ay hindi po nalulugod ang kaaway sapagkat, mga minamahal, hallelujah, si David, mga minamahal ko, isang napakatalentong tao, mga minamahal. Amen? Dahil sa kanyang talento na binigay ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, meron pong bagay na kinaiingitan sa kanya. Amen? Ito po si King Saul, na unang hari ng Israel. Si Saul, mga minamahal, hallelujah, ay nilangisan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero dahil po, mga minamahal, na si King Saul po ay sumuway sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord, nawala po sa kanya, mga minamahal ko, ang kanyang pagkahari sa bansang Israel. Amen? At inilipat po kay King David ang trono ng bansang Israel sa kanya. Praise the Lord. Bakit? Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, hindi siya sumunod ng 100% sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nangyari po kay David, mga minamahal ko, hallelujah, ay siya po'y pinag-uusig ni King David, ni King Saul, mga minamahal. Amen. Kaya ito po nga si Haring David, mga minamahal, ay hindi na po, mga minamahal ko, hallelujah, na naging magandang buhay sapagkat, mga minamahal ko, nang siya po, mga minamahal ko, ay kinainggitan ni King Saul, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung ating mabasa ang kanya pong istorya, na si King David, mga minamahal ko, ay pinag-uusig ni King Saul. Amen? Praise the Lord. At ang masaklap, mga minamahal ko, hindi lang po si King Saul ang pinag-uusig, ang umuusig sa kanya, kundi ang kanya po mga kaibigan din na si Jonathan, na kanyang matalik na kaibigan, na anak ko ni King Saul, ay tumalikod din kay King David, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, kung ating mapansin,
po atin rin po maunawaan, mga minamahal. Hindi po madali ang pinagdadaanan na King David. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Siya po ay nagtago, mga minamahal. Bagamat siya po ay dakilang mangdirigma sa bansang Israel, mga minamahal, pero meron po siyang respeto kay King Saul, mga minamahal. Amen? Kung nais niya, mga minamahal, patayin si King Saul, madali lang niya pong gawin yan, mga minamahal ko. Pero hindi niya po ginawa yan sapagkat, mga minamahal ko, si David. Doon po siya naghirap, mga minamahal ko. Meron tayong tinatawag na kahirapan, mga pagsubok sa buhay, ang mahal na Panginoon ang nakikinig sa ating mga panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Napakamagandang bagay po sa atin, mami na mahal ko. Hallelujah. Na meron tayong Diyos. Meron tayong kasama sa ating buhay. Hindi man natin kasama ang ating mga mahal sa buhay na dumadamay sa atin, pero merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na mas higit sa lahat ng ating pong nararanasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Kaya hindi po tayo dapat pala mangamba. Amen? Kung si David pala, mga minamahal, ay naranasan ng mga bagay na ito, ganun din po tayo, mga minamahal ko. Amen? Praise the Lord. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo nawawala ng loob. Sapagkat meron tayong Diyos, meron tayong Ama sa langit, na pag tayo tumawag sa mahal ng Panginoon, nariyan ang kanyang po kasagutan sa atin. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya ang tanong, mga minamahal ko, kung tayo po ay nasa tinatawag na mga pagsubok sa ating buhay, siyempre, ang nais natin, mga minamahal ko, ay makonquer natin. Amen? Mapagtagumpayan natin ang ating pong mga problema. Mapagtagumpayan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong kahirapan. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Yan ang hangad ng isang Kristiyano na tunay. Praise the Lord. Hallelujah. Nais na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang mga kabigatan, yung ang kanyang mga problema, ang mga kahirapan ay maalis sa kanya. Amen? Kaya ang tanong, mga minamahal ko, how can we conquer distress and troubles in our life? Amen? Hallelujah. So, paano paraan, mga minamahal ko? Una, mga minamahal, praise the Lord, kinakailangan na tayo po ay laging manampalataya sa Diyos. Iyan po, mga minamahal ko, ang una. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, hallelujah, ang siyang magbibigay sa atin ng tinatawag na kasanggutan sa ating po mga panalangin. Amen? Basahin natin, mga minamahal, ang Salmo 118 o Psalms 118 verses 8 and 9. Praise the Lord. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Psalms chapter 118 verse 8 to 9. Sabi ng banal na kasulatan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sa Tagalog, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglak sa tiwala sa tao. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen? So mapalad, mga minamahal ko, mabuti pala sa isang Kristiyano na lagi po, mga minamahal ko, na magtiwala sa mahal ng Panginoon. Hindi magtitiwala sa tao. Amen? Praise the Lord. Sapagkat ang tao walang magagawa, mga minamahal. Amen? Limitado lang ang bigay ng tao. Pero sa Diyos, pag ikay na nalangin sa mahal ng Panginoon, unlimited na pagpapala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kaya po, mga minamahal, praise the Lord, kailangan po na tayo laging magtiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil mga minamahal ko, sabi nga na ba na nakasulatan, pag tayo Kristiyano, mga minamahal, tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay laging nabubuhay sa pananampalataya. Amen? The just shall live by faith only, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Bagamat hindi natin maunawaan, mga minamahal, bagamat hindi natin matarok, mga minamahal ko, ang mga bagay na ito, pero dahil lang Diyos ang may nakakaalam sa ating buhay, mga minamahal, siya lamang po ang ating dapat paniwalaan at panampalatayahan sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi ng Jeremiah 17, talata po ay 7, mga minamahal,
Jeremiah, praise the Lord, buksan po natin ating banal na kasulatan. Jeremiah chapter 17 verse 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asay ay sa Panginoon. Amen? Mapalad ang tao na tumitiwala sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So pag ikaw pala ang Kristiyano, ikang anak ng Diyos, mga minamahal, nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mapalad po tayo pala, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan. Amen? Hallelujah. So hindi pala tayo, mga minamahal ko, pag meron pala tayong mga ganitong sitwasyon sa buhay, mga minamahal, hindi curse yan ng mahal na Panginoon, hindi pagpapala pala sa ating mahal, sa ating mga buhay, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Napakasarap pala maging isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, how can we conquer our distress and troubles of life? Kinakailangan po, mga minamahal ko, we need to stand on His promises. Amen? Manatili sa Kanyang mga banal na pangako. Tingnan niyo po, mga minamahal, basahin po natin ang unang hari, 8:56. 1 Kings chapter 8, verse 56. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingaan sa Kanyang bayang Israel ayon sa lahat ng Kanyang ipinangako. Walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako. Amen. Na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moses na kanyang likob. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang mga dakilang pangako. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sinasabi po ng ating banal, sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi po kailanman, mga minamahal ko, na ginawa o nagkulang ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga dakilang pangako sa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang po natin ito maunawaan sa ating mga buhay. Pero pag dumating ang tinatawag na ganitong sitwasyon, mga minamahal ko, you need to stand in the promises of God. Amen? Hallelujah. Alam natin na ang Diyos ay hindi po liko upang hindi niya po dinggin ang kanyang mga panalangin ng kanyang mga anak. Amen? Hallelujah. Hindi po liko ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ano man po ang ating mga pangailangan sa buhay, maging ito man po ay karamdaman, maging ito man po ay kapayapaan, maging ito man po ay revival, o maging ito man po ay kalakasan, mga minamahal ko, o kapangyarihan mula sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan natin ang pangako ng Diyos. Amen? Kinakailangan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat pag hindi natin napangahawakan ang pangako, ano ang pangahawakan natin? Wala po, mga minamahal. Amen? Kung sa tao, mga minamahal ko, kung mangako, napapako lamang. Pero sa Diyos, pag nangako, siguradong natutupad sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya, hallelujah, napakasarap maging isang Kristiyano. Pangatlo, mga minamahal, pag tayo po ay nasa ganitong distress or troubles ng ating buhay, mga minamahal ko, kinakailangan siyempre po, mga minamahal, na tayo po tumawag sa mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi po tayo, mga minamahal, na maglulukmuk lamang sa mga minamahal ko sa isang tabi at sasabihin natin, bahala ng mahal na Panginoon. Hindi po ganun, mga minamahal. Sapagkat nais ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay laging tumawag sa Kanya. Amen? Dahil kaligayahan ng mahal na Panginoon. Amen? Na marinig lagi ang ating tinig. Amen? Praise the Lord. Amen? Lagi nais ng mahal na Panginoon, lagi tayo nagsusumamo sa Kanya. Na para po tayo mga anak, mga minamahal ko, na hallelujah, lagi pong hallelujah, humihingi ng bagay sa kanya pang mga magulang, mga minamahal. Ganon din po tayo, mga minamahal ko. Amen. Nais ng mahal na Panginoon, kaligayahan ng mga ng ating mahal na Panginoon na lagi po tayo, mga minamahal, tatawag sa kanya. Amen. Kaya sabi ng Jeremiah 33, mga minamahal, a famous verse, call unto me and I will answer thee and show and great and mighty things that thou knowest not. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Na pag tayo tatawag sa kanya, sigurado ang Diyos ay makikinig. At siya po, mga minamahal ko, ay magpapakita ng mga bagay na maganda para sa atin na hindi pa natin nalalaman. Amen? Napakaganda pa nga ako ng mahal na Panginoon. Isipin niyo, mga minamahal, ngayon may problema ka,
It seems, mga minamahal ko, kailan masasagot, mga minamahal? Baka hindi mo lang alam, mga ilang oras pa lang o kinabukasan na lang, nasagot na ng mahal na Panginoon ang iyong katugunan, ang iyong panalangin, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay tunay sa sumasagot sa ating mga panalangin, sa unang dalangin ng ating minamahal ay ginagalang, mahal na Pastor. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! To God be the glory. Hallelujah! Lagi po tayo, mga minamahal, tatawag sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahirap sa isang Kristiyano, mga minamahal, pag pinagpapala ng ating mahal na Panginoon, doon na nakakalimot. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Pero nung tayo po ay nagkaroon na ng tinatawag na pagsubok, kaya nga ninanais ng mahal na Panginoon na lagi tayong nasa pagsubok. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, nais niya na lagi tayong manalangin sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya hindi niya ninanais na laging pagpapala lamang, mga minamahal. Si David, mga minamahal, mahal ko, hallelujah. Hindi ninais ng mahal na Panginoon na lagi siyang pagpapala, mga minamahal, ang kanyang buhay. Bakit? Pinaranas sa kanyang tinatawag na distress sa kanyang buhay sapagkat yan ang panahon o oportunidad ng Diyos. Hallelujah. Kay David, upang siya po, mga minamahal, ay magkaroon ng tinatawag na personal na relationship sa ating mahal na Panginoon. So, ganun din po tayo, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Magkaroon tayo ng tunay na personal na relationship sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na panalangin. Kaya may example po dito sa Biblia, mga minamahal, si King Hezekiah at si King Asa. Si King Hezekiah, kung ating mabalikan po ang ating kanyang istorya, mga minamahal, siya'y hari po ng Juda, praise the Lord, at dumating sa kanyang tinatawag na karamdaman, praise the Lord. Ang sabi ng propetang Isaiah, mamamatay na si King Hezekiah sa kanyang karamdaman, praise the Lord. Pero nang narinig niya po, mga minamahal, ang dinig ng mahal na Panginoon through the prophet Isaiah, praise the Lord, siya'y po'y tumalikod, mga minamahal ko, at humarap sa dingding at nanalangin sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, at nagsumamo sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, umiyak sa mahal na Panginoon, hallelujah, at dahil sa pagsusumamo ni King Hezekiah, mga minamahal ko, dumating ang sagot ng mahal na Panginoon through the prophet Isaiah. Sinabi ni propetang Isaiah kay Hezekiah, hallelujah, sabi ng propeta, narinig ng mahal na Panginoon ang iyong tinig. At ang sabi ng mahal na Panginoon, dadagdagan ng mahal na Panginoon ang iyong buhay 15 taon pa sa iyong, hallelujah, mula sa oras na ito. Sabi ng propetang Isaiah. Ng propetang Isaiah kay Hezekiah, mga minamahal. Amen? Pero baliktad naman po si King Asa. Praise the Lord. Si King Asa, siya'y naging matuwid sa harap ng mahal na Panginoon nung siya'y naging hari, mga minamahal. Pero dumating sa point, mga minamahal ko, na sa kanyang pong, hallelujah, huling kapanahunan ng kanyang pong pagre-reign po sa Juda, mga minamahal ko, dumating ang karamdaman ni King Asa. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan sa ikalawang kronika, 16, instead po, mga minamahal ko, na si King Asa ay lumapit sa mahal na Panginoon. Sino po ang nilapitan ng King Asa? Ang mga doktor, ang mga physician, mga minamahal ko. Amen? So, baliktad ang nangyari sa kanila. Praise the Lord. Sino ang pinagpala ng mahal na Panginoon? Si King Hezekiah o si King Asa? Si King Hezekiah. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, siya'y tumawag sa mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Siya'y tumawag sa mahal na Panginoon Jesucristo at alam ni King Hezekiah na ang mahal na Panginoon ang magdadagdag ng buhay sa kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. So, ganun din po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Sa buhay po natin, ang Diyos ay laging po, hallelujah, tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya mapalad tayong sa banal na gawain ito, mga minamahal. May propeta tayo na lagi nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Nananalangin sa atin, mga minamahal ko. Hallelujah. Na tayo po ipagpalain lagi ng ating mahal na Panginoon sa araw-araw nating mga buhay, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang magandang bagay, mga minamahal ko. Hallelujah. Dahil ang propeta ng Diyos, hallelujah, tapat sa kanyang paglilingkod. Na katulad ni propeta Isaiah, mga minamahal ko, hallelujah. At ang tugon ng mahal na Panginoon ay napakadali sa atin. Hallelujah. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. To God be the glory. Pang-apat po, mga minamahal. Hallelujah. In order for to conquer the distress and troubles of life, kinakailangan po natin i-cast our burden upon the Lord. Cast your burden upon the Lord.
ibigay mo mga minamahal sa mahal ng Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Kasi may mga ibang Kristiyano, mga minamahal ko, yes, ibinigay. Nanalangin sa mahal ng Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah. Sagutin mo ang aking panalangin, mahal ng Panginoon, tanggalin mo ang aking mga problema. Sagutin mo, hallelujah, pagpalain mo ako, mahal ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Pero nang dumating, hindi binigay po yung burden. Hindi mo binigay yung tinatawag mga minamahal ko na problema. Ang ginawa mga minamahal, pagkatapos manalangin, kinuha uli mga minamahal. Hindi po ganun mga mahal ng Panginoon, tanggalin mo ang aking mga problema. Sagutin mo, hallelujah, pagpalain mo ako, mahal ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Pero nang dumating, hindi binigay po yung burden. Hindi mo binigay yung tinatawag mga minamahal ko na problema. Ang ginawa mga minamahal, pagkatapos manalangin, kinuha uli mga minamahal. Hindi po ganun mga minamahal. Praise the Lord. Sapagkat, ibig sabihin mga minamahal ko, pag iyo palang ibinigay ang pasan mo sa mahal ng Panginoon, on, hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulat, aalalayan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sabi ng ating nabasa, hindi niya kayang tiisin na ang kanya pong mga anak ay, mga minamahal ko, magtiis o mahirapan. Praise the Lord. To God be the glory. Amen? Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, cast your burden upon me. Amen? Cast your burden upon me because my yoke is easy and my burden is light. Amen? Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya napakagandang bagay mga minamahal ko na ating may bigay sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na yan. Amen? Kung salamat sa mahal na Panginoon na kay pinagpapala, pero darating din ang araw na ganun din pong maranasan po natin mga minamahal. Pero sa panahon na po yan mga minamahal ko, nang tayo po ngayon mga minamahal ko ay nasa ganitong sitwasyon, alam na po natin mga minamahal kung ano po ang ating gagawin. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating... Kaysa tayo po ay mag-backslide, maglupay-pay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, bagkus lalo tayo magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Ibigay po natin ang lahat ng ating po mga bagay, lahat ng ating mga problema sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! To God be the glory. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And then panglima, mga minamahal ko, malapit na po magtapos. Hallelujah. In order for you to conquer, hallelujah, distress and troubles of life, kailangan mong magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Yan ang pinapangaral sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya no wonder mga minamahal, pag tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, ang heart o ang puso ng ating mahal na Panginoon, nakukuha natin mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Dahil napapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung ating po mga dinadala sa ating mga buhay, mga minamahal, madaling sagutin ang mahal na Panginoon kung tayo po ay laging magpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo, mga minamahal, manglulupay-pay na pag meron tayo mga karamdaman, mga problema, pagsubok, ayaw na natin magpuri. Bakit? Kasi nadadaganan tayo ng ating po mga problema. Hindi po ganun, mga minamahal. Ang Kristiyano, tuloy-tuloy pa rin. Ano man ang sitwasyon ng buhay, mga minamahal ko, laging nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya itong si Paul and Silas, sa example po mga minamahal, sa Acts chapter 16, sa kapangyarihan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, sila po ay binilanggo, mga minamahal, ng mga reliyosong mga tao sa kanilang kaparuhunan, mga minamahal, dahil pinapangaral nila ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, glory to God, pero hindi po sila lang lupay-pay, mga minamahal. Ano ang ginawa nila? Praise the Lord. At midnight, praise the Lord, sila ay nagpuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Doon sa bilangguan. At ang resulta ng kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos ay tumugon sa kanilang panalangin. Amen? Praise the Lord. Sila po ay nakalaya sa preso. Amen? Hallelujah. At ang nangyari, mga minamahal, sa kanilang paglaya, hallelujah, may naligtas pa. Amen? Praise the Lord. Ang jail keeper at ang kanyang mga sambayanan ay naligtas sa pamamagitan ng pagpupuri sa mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? So, ganun din po ang ating mga buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagtayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, bagamat sa ating sitwasyon ng ating buhay, mga minamahal, there will be something to happen. Amen? Hallelujah. Hindi man, mga minamahal ko, right away, o misan, right away, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Pero, pag ating napaluguran ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, troubles will vanish away sa ating mga buhay. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya Hebrews 13:15, let us offer the sacrifice of praise and thanksgiving unto the Lord. Amen?
reach away sa ating mga buhay. Amen? 15, let us offer the sacrifice of praise and thanksgiving unto the Lord. Amen? Praise the Lord. Let us offer the sacrifice of thanksgiving unto the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. That is the fruit of our lips. Giving thanks to His name. Sa pamamagitan nga niya ng maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga ay ng bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So yan po ang ating naman pag-aralan, mga minamahal ko, sa oras na ito. Praise the Lord. I hope, pray, mga minamahal ko, na ito po ay manatili sa ating mga puso, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon, sa mga kapatid na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Pero sa mga kapatid na hindi po, mga minamahal, meron po mga prayer request, meron po mga dinadala, mga minamahal ko, kinakailangan po nito, mga minamahal ko, ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Ang ating napag-aralan, mga minamahal ko, hallelujah, simple man, pero powerful, dapagkat ito po ay galing sa banal na kasulatan. Amen? Hallelujah, purihin ang ating mahal pa yun. Kaya po, mga minamahal ko, hallelujah, pagpalaan po tayo ng ating mahal pa yun sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah, purihin ang ating mahal pa yun at tayo po, hallelujah, manalangin at umawit sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Glory, glory to God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagbulay-bulayin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag po tayong matatakot, mga minamahal. Sapagkat kasama natin ang ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi tayo nag-iisa, mga minamahal. Hallelujah. Karamay na natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito, mga minamahal. As we worship the Lord, hallelujah. Purihin ang ating Lord, thy God will hold the right hand. Hallelujah. Sing unto thee, fear not. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I, the Lord, thy God, hallelujah, hallelujah, will hold the right hand. Glory to God. Sing unto thee, fear not. Yes, hallelujah, hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Yes, glory to God, hallelujah. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah, hallelujah. I will strengthen thee. Glory, glory to God, hallelujah. And I will help thee. Hallelujah, hallelujah. Yes, I will uphold thee. That's right. With the right hand of my righteousness. Hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Hallelujah, hallelujah. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah, hallelujah. I, the Lord thy God, will hold the right hand, saying unto thee, hallelujah, hallelujah. I, the Lord thy God, will hold the right hand, saying unto thee, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Fear thou not, for I am with thee. Yes, hallelujah, hallelujah. Fear thou not. Be not dismayed. Yes, hallelujah. For I am thy God. I will strengthen thee. Hallelujah. And I will yes, I will uphold thee. Hallelujah, hallelujah. With the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Yes, hallelujah, hallelujah. Be not dismayed.